Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po yung papasalamat ni Sama po sa ating Panginoon sapagkat niloob po minsan pa niya na tayo po yung magkasama-sama minsan pa na makinig, mag-aral ang salita ng Diyos at patuloy po na tayo po ay mapatatag, mapalakas at bigyan patuloy ng pag-asa sa buhay po na ating hinaharap po ngayon. So sa gabing ito, sa ating po pagsimula ay humana po kayo ng maganda po ninyong maupuan, no? Kung may pagkakataon na kayo makaupo ng maayos, kung meron po, kung gusto niyo po yung nakatayo, okay lang po as long as tayo po ay comfortable sa ating pong kinalalagyan. Pero sa ating po magsimula ay yung mga nakaupo po ay hinihilingan po na tayo po ay magsitayo. At tayo po ay meron pong gagawin po na declaration. Okay? So, sino po yung gustong tumanggap ng deklarasyon at pagpapala ng Panginoon? So, kung nais mo, inaanyan kita na tumayo sa iyo po pinakaupuan. Sige po, gawin po natin. Sama-sama. Okay, nakatayo na po ba ang lahat? Handa na po ba? So, sige po, atin po ideklara ang mga mabubuting katagang ito. Okay? Let's ready. 1, 2, 3, go. I am blessed. Okay, sabihin po natin. I am blessed. I am a child of God. I am forgiven. Amen. Pinatawad na po tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. I am healed. Tayo'y pinagaling na sa lahat ng sakit at karamdaman. I am destined for greatness. Amen. Ating pong panampalatayanan at ating pong angkinin ang mga deklarasyon na ito upang tayo po'y mamuhay ng matagumpay sa bawat araw ng buhay po natin. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede na po tayo makaupo. Yung mga nagsitayo, salamat po sa inyo pong pakikiisa. So, ngayon pong gabi ay damako po tayo sa ating pong pag-aaral. Ang aking pong title ay pinamagatang pong Dangerous Prayer. Wow! Experience na po ba na kayo ay manalangin o tayo manalangin ng isa pong dangerous prayer? So, ano ba ito? Medyo sound so, parang unfamiliar. Pero, hayaan niyo po, labigyan ko po yun ng ilang halimbawa ng mga panalangin po na mapanganib o dangerous prayer, okay? Una, kung tayo po yung may sakit at karamdaman, siguro na experience natin ganitong panalangin, Lord, pagalingin mo lamang po ako. Ako po ay maglilingkod sa inyo. Wow, ganda ng panalangin na po. Talaga, ang sarap pakinggan. Pero, ito po ay isa pong dangerous prayer. Mamaya, explain po kung bakit. Pangalawa, kung ikaw po ay isang negosyante o may bahala kang pasukin ng pagninegosyo at ang iyong panalangin sa panangay ganito, Panginoon, pagkulooban mo lang po ako ng negosyo. Panginoon, maging matagumpay lang po ang aking negosyo. Ako po'y magtatapat sa pag-iika po at handog upang matugunan po ang pangangailangan sa iglesia at may bahagi sa tangan ng Diyos. Wow! Ang ganda ng panalangin, pero alam po, that is a dangerous prayer. Again, another thing, another prayer. O, ako po ay isang estudyante at nakapagtapos ka na ng pag-aaral sa kolehiyo, tapos magtitay ka ng board exam, ito naman ang panalangin mo. Okay, sa mga kaway-kaway dyan, sa mga kapatid natin na mag-take ng board exam o maaaring nag-take ng board exam, maaaring gagawin prayer mo. Lord, makapasa lang po ako sa board exam. Talagang uunahin kita sa aking buhay at patuloy po akong maglilingkod sa inyo. Wow! Ang sarap din pakinggan, panalangin po yan. Oh. Pero alam niyo po, that is also a dangerous prayer. Okay, isa na lang. Gusto po ba na isa pa? O humihirit pa? O sige, isa pa. Okay. Sa mga single ladies and single gentlemen, maaaring minsan ang prayer po natin, ano po ay ganito, Lord, pagkalooban mo lang ako ng aking pong ideal man or woman na magiging partner ko sa buhay. Lord, pangako, promise, magtatapat kami na magiging ko sa inyo. Wow! Amen? Have you been prayed like that kind of prayer? Yung apat na mga halimbawa po na yan. Alam niyo po kung atin mong papasin ang lahat ng panalangin po yun in a very dangerous prayer. Why? Sapagkat ang mga panalangin po ito ay kung atin mong mapapansin ay ito po yung nakatutok sa ating pansarili. Very self-centered. No? Para pagang nananalangin tayo na may kondisyon o may kondisyonis tayo sa Panginoon na Lord, kapag dinugon mo po ang aking panalangin ito, talagang magtatapat po ako sa iyo, maglilingkod po ako sa iyo, Panginoon, ibibigay ko yung the best para sa iyo. Ano po? So, very self-centered po
ang panalangin po na yan. So, ngayong gabi ay tinyan po natin yung pong isang panalangin na maaari natin sabihin talagang isang mapanganib o very dangerous prayer, pero meron po itong hatid na kakaiba po na dulot sa atin ng mga tao na nais pong kumilala at nakakakilala po sa ating Panginoon. So, pansinin po natin yung talata po na ating pong pag-aaralan. So, sa Lucas chapter 22, verse 42, sama-sama po tayong magbasa ng salita ng Diyos sa inyong pong mga cellphone or kung kayo may Bible o dito sa ating screen. Okay, sabi po ng Lucas chapter 22, verse 42, ganito, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done." Wow! Sa Tagalog, tingnan po natin sa Tagalog para mas maliwanag po natin maintindihan o maunawaan. Sabi ng Luke 22:42 sa Tagalog, "Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito o ang sarong ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Kung ating po papansinin ang mga talatang ito, yung panalangin ng Panginoong Jesus, hindi po ito self-centered. Nako, ito po ay God-centered. Sapagkat ito pong panalangin ito ay panalangin ng ating Panginoon nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane. At yung saan, nung siya po pinanalangin po noon, nung panahon po na yon, siya po ay tumatawag po sa Ama, at ito po yung kanyang binigkas sa panalangin sa Panginoon, at habang siya nananalangin, ay sabi po ng salita ng Diyos, ay meron pong animoy pawis na dugo na pumapatak mula po sa kanyang mga noo. Po? At ito pong pawis nito na animoy dugo ay talagang it symbolize na talagang meron pong matinding paghihira, pagsubok, nakakaharapin ng ating Panginoon. At ito po'y kakaibang karanasan ng panalangin ng ating Panginoon sa kanyang Ama. Ano po? At pansinin po natin, ano po ba yung implikasyon nito? Ano ba yung sinasabing dito na saro o kopa na sinasabi natin Panginoon? So, tingnan po natin. So, what is the cup that Jesus wants His Father to take away? Ano ba itong klase ng saro o cup na hinihingi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama sa langit na alisin sa kanya? So, tingnan po natin. Meron po dito mga ilang pong mga katotohanan na sinasabi po ng salita ng Diyos patungkol po sa uri po ng cup or saro na pinanalangin ng Panginoon sa Ama. So, ito po. Speaking of cup is cup of suffering. Ako, so, matindi po ang panalangin ito ng Panginoon sapagkat ito po yung kakaibang panalangin niya na kanyo na encounter sa pagharap sa Panginoon na meron siyang alam niya at batid niya na dumating na po yung takdang panahon na siya po ihaharap po sa matinding pagsubok, sa matinding laban, sa matinding hirap, sa matinding pasakit, sa matinding kahirapan na hindi pa niya naranasan ever since. Opo. So, cup of suffering. Next one. Okay. Wrath and horror. So, the cup is talking about wrath and horror. So, ito po yung puot, no? At isa pong pag sinabing puot ng Diyos and horror, ito po yung nakakilabot na kakaharapin po ng ating Panginoong Jesus. Bakit po ba nakakilabot? Sapagkat ito pong haharapin ng Panginoon ay matinding paghihirap doon po sa krus ng Kalbaryo. Yung po na kung saan isang kaparusahan na ginagawa po sa bansa po ng Israel o sa bayan ng Panginoon na yung mga tao na kagawa ng matinding kasalanan, ito po yung matinding parusa sa kanila, ipapako sa krus. Na wherein si Jesus Christ ay ipapako, subalit siya po yung isang inosente, walang kasalanan. So, bakit itong puot nito ng Diyos ay tumutukoy po ito sa kasalanan po ng sangkatauhan na dapat tayo po ang magbabata, na dapat tayo po yung magdadala, na dapat tayo po yung kakalantirin sa lansangan, na dapat tayo po yung malalagay sa kahihiyan, na dapat tayo po yung magdadala matinding pasakit. So, bakit
pinakukulto ng ating Panginoon Jesus. Tuloy po natin. Another thing is that the God is speaking of God's judgment. Ito po yung sorrow na hinihiling ng Panginoon na alisin niya. So, bakit matindi ang prayer ni Lord? No? Lord, Ama, hindi po yung kalooban ko, hindi ang kalooban mo. Nakikita natin yung submission ni Jesus sa God the Father. Ano po? So, God's judgment. Okay, let's move on. Another thing is that ito pong kapwa ito ay pagpapakita ng separation ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama. Imagine, ano po, ang Panginoong, ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesus na magkasama doon sa langit at tigaharin doon sa kalangitan ay dahil po sa kasalanan ng sangkatauhan, ang Diyos Ama ay isinugo niya yung kanyang bugtong anak. Ano po, si Jesus dito sa lupa upang tayo po ng mga nahiwalay sa ating Panginoon dahil po sa kasalanan ng ating pong unang mga magulang ni si Adan at Eva upang ang Panginoong Jesus siya po yung magbabayad ng ating pong mga kasalanan. Ano po, siya po yung magiging mediator natin. Siya po yung ating magiging tagapamagitan sa Ama upang tayo na nalayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan na ating minana sa ating mga unang mga magulang ay muling manumbalik. Ano po, ibig sabihin, si Jesus po ang magiging mediator o tagapamagitan natin para po tayo muling manumbalik sa ating Ama sa langit. Amen? So, another thing, ito po, yung isa po sa symbol pa ng cup na ito is pain, so degradation and death that will be required of him. So, kailangan ng Panginoon ay makaranas ng pasakit, no? Degradation, no? When you say degradation, is demoralized, no? Ma-demoralize yung pagiging ang pagkatao ng ating Panginoon at the same time pagiging Diyos niya sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Take note po, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po siya ordinaryong tao lamang. Subalit, sa kanyang pagkatawang tao ay talagang literally naranasan niya yung matinding pasakit, matinding hirap. At kaya po, kapatid, naiintindihan po ng Panginoon kapag po tayo, kapag po ikaw, kapag po ako ay nakakaranas sa matinding pasakit o pagsubok sa ordinaryo sa buhay, naiintindihan nyo yun, Panginoon, sapagkat siya mismo ay nakaranas ng mga ganun pong pangyayari sa kanyang buhay. Amen? So, ngayon po, ating puntong hayan. So, ngayon, nakita po natin yung sinasabi po ito na saro, ano po, o cup na idinadala ng Panginoon na alisin, na umaaring alisin ng ating Ama. At ngayon po, ano po ba yung dulot nito? Itong saro na ito na tinanggap ng ating Panginoon para sa atin po, ng mga tinubos niya, para po sa atin ng kanyang mga nilikha. Tingnan po natin. Okay. So Christ becomes all the nations of the world. Ano ibig sabihin po nito? Ang Panginoong Jesus po ay naging kasalanan ng buong sangkatauhan, ng lahat ng bansa. No? The sin of humanity. Siya po ang naging kasalanan. Hindi po siya naging makasalanan, kundi siya po yung naging kasalanan. Naging hain po siya, naging handog po siya para po tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Na dapat po, tayo po yung parusahan, tayo po yung makakaranas ng matinding pag-uusig, ng matinding pagsubok, ng matinding pasakit. Subalit ito po ay nailagay ano po, sa ating Panginoon. Ang Panginoong Jesus ang nagbata para po sa akin. So, grabe. Kung atin mong papansin, talagang matindi po ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Matindi po ang pagmamahal ng ating pong Panginoong Jesus sa atin. Sapagkat ang pag-ibig na ito ay talagang hindi po kayang ilarawan ng sino mang tao. Maging ng sino mang mga pundador o religious leaders na po na pagmamahal. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, ito po tinatawag sa Biblia na agape love. No, unconditional love. No, inialay niya yung kanyang buhay para po sa atin ng mga makasalanan sa ating katawan. Parang ganito po ang senaryo niyan. Halimbawa, kung ay merong sa iyong pamilya o kamag-anak, kaibigan, katrabaho, kaeskwela na nakagawa ng kasalanan, matinding kasalanan at sila ay kailangan parusahan, kailangan niyang harapin, kailangan niyang pagbayaran ng kasalanan niya. So, balit ikaw na bilang nagmamahal sa mga kasalanan sa kanya ay parang ikaw ang gusto mong umaho, no? At meron pa, hindi, minsan, ginagawa natin yun or kaya may tatawag na martyr ng mga tao. Pero yung ginagawa po ng mga tao, yung ating pong na dapat tayo po, na dapat tayo po yung mananabo sa kasalanan ng ating kapwa,
ay hindi po 200%, hindi ganun nung pa-genuine o genuine yung pong ating pong dedikasyon sa mga pangyayari o sa mga bagay na yon upang harapin yung mga parusa na yon, sapagkat ang Panginoong Jesus lamang po ang talagang nag-alay, nag-ukol, nagbigay ng buhay na talagang hindi po kayang pantay ng sino man tao. Amen. Kaya ang tawag sila, the great, kaya ang tawag natin sa ating mga sinasabi lagi, the greatest love of all. Ito po yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating na kanyang mga nilikha. Amen. So next one, tingnan po natin na ang naging dulot na pagpapala ng pait doon sa kasaro na inom ng ating Panginoon, no? Ito po, by drinking of the cup God placed before him, Christ transforms the cup of wrath into the cup of life. Wow! Grabe, no? By drinking of the cup God placed before him, Christ transforms the cup of wrath into the cup of life. Yung pong puot, yung pong galit ng Diyos sa sanglilikha, sa katotohanan dahil po sa kasalanan, no po, ay ang Panginoong Jesus po ang umako noon. At yung pong puot na yon, yung pong galit na yon, yung pong pait na yon na dulot ng kasalanan ay naging buhay naman po para sa atin na mga kumilala, kumikilala, sumampalataya, sumasampalataya, tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon, tagapagligtas at hari ng ating buhay. Wow! Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Amen! Matindi ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Napakaganda po ng dahil ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Minsan po ay kung atin nung papansinin pag-aaralan ay talagang wala naman po tayo, sino ba tayo para pagtuunan ng pansin ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos po, kahit wala ang tao, Diyos pa rin siya. So, bakit tayong mga tao, pag wala ang Diyos, we are nothing. That's why, yung Christian na salita, kapag inalis po natin yung Christ, ang matatara na lang po letra ay tatlo. I-A-M. Stands for, without Christ, I am nothing. Amen. Wala tayong saysay. Wala tayong kabuluhan. Naging makabuluhan lang po at magiging makabuluhan lang po ang buhay po natin na ito kapag po ang Panginoong Jesus ang isang ating pinaghari sa ating puso at buhay. Amen. Ituloy po natin. Hallelujah. Andan pa po ba kayo? Are you still excited to listen to the Word of God? Amen. This is another blessing of the cup na tayo po yung nagtamasa. Okay? Sabi po ng Psalms chapter 23 verse 5, my cup overflows with your blessings. Wow! My cup overflows with your blessings. Talaga po, yung idinulot sa atin ng Panginoon na kanyang pasakit ay nagdulot naman po sa atin ng rumaragasang pagpapala. Amen! Sabihin niya po natin, rumaragasang pagpapala. Amen! Rumaragasang pagpapala. Bakit po masabi nito yung overflowing blessings? Kasi po, ang kagalakan po na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay hindi po kayang ibigay ng mundo ito. May kasabihan niya, natutunan ko po kay Joey De Leon, na po, sabi na kanyang sinabi doon sa Facebook na natatanggal ko, sabi niya, money can't buy happiness. No? Money can't buy happiness. Pero meron siyang pagpapaliwanag doon sila, sabi niya, parang mali. Bakit daw? Kasi di ba pag bumili tayo ng isang bagay, let's say sapatos, pabalito natin sapatos, pabalito natin damit, pabalito natin bagay, pabalito natin gadgets, di ba pag nabili natin yon, nagiging masaya naman tayo. Right? Diba? Nagiging masaya tayo. Pero dapat daw ay palitan natin yung instead na money can buy happiness, sabi ni Joy din yun, money can buy contentment. Patama, no? Totoo po yun. Hindi po kayang bilhin ng pera ang contentment o pagiging contento sa buhay. Amen? But if God is really in our life, if God is really in our hearts, if we really accept Jesus Christ as Lord and Savior of our life, we will really experience the overflowing blessings of our Lord. Sapagkat kapag ang Panginoong Jesus ay nasa buhay natin, sapat na sapat at sapat lagi tayo. Sapagkat si Jesus ang ating tunay na yaman. Amen? That's why the Bible says, ano po ang mapapala ng isang tao, makamtaman niya ang buong mundo,
Subalit ang kubalit ang kanyang mga kaluluwa ay mapapahaba. Amen. So we praise God because Jesus Christ is our everything. Amen. He is our blessings. Siya po yung pagpapala, dakilang pagpapala natin ng God. Amen. Let's move on. Alin po yan. So another thing from the book of Psalms 116 verse 13, sabi diyan, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Yung cup na ito na idinulot sa atin ng ating Panginoon ay nagkaroon po tayo, nakatamo po tayo ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating pong pagtawag sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon dahil mayroong kaligtasan. Amen. Hindi po ito mabibili sa anumang tindahan. Hindi rin po ito makukuha sa paaralan. Epo, hindi rin po ito makukuha sa mga matatalinong tao. Hindi rin po ito makukuha itong kaligtasan na ito sa ating yaman, sa ating sa ating mga na-attain sa buhay. Kundi ang kaligtasan ito ay sa Panginoong Jesus. Nanggaling sa Panginoong Jesus po natin mga tagal. That's why the Bible says, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Jesus is the way. He is the way para po tayo maligtas. Amen. Ang Panginoong Jesus, ang tanging daan doon po sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. What else? Hallelujah. Sabi ni John chapter 10 verse 10, another things that I came so that you may have life. Amen. Naparito po ang Panginoon para po tayo magkaroon ng buhay. Anong klaseng buhay? So, and live it more abundantly. I came so that you may have life and live it more abundantly. Mga kapatid, magiging masagana lang po ang ating buhay o ating pamumuhay. Magkakaroon lang po tayo ng tunay na katagumpayan o kasaganaan sa buhay na ito kapag po ang Panginoong Jesus ang nag-aari o nag-aari po sa buhay natin. Sapagkat ang Panginoong Jesus ang siya pong pinaggagalingan ng lahat po ng pagpapala. Amen. Nagagaling po sa ating Panginoong Jesus buhat sa kalangitan ang pagpapala. Ano po yung mga pagpapala ito na hindi po binibigay ng mundo? Ng pagpapala ng kagalakan, pagpapala ng pag-asa, pagpapala ng kalusugan, pagpapala ng kapayapaan, pagpapala ng pag-ibig, pagpapala ng pagpapatawad, pagpapala ng restoration, pagpapala ng maganda at malusog na relasyon ng ating pamilya, pagpapala ng ating pong magandang pakipag-ugnayan sa ating kapwa. Amen. Yan po hindi po kayang ibigay ng mundong ito. Yan po ang sinasabi po na abundant life. Amen. If we are in the presence of God, if we are living under the guidance and under the purpose of God. Amen. So yan po ang ating pong matatamasa sa pwedeng ng ating Panginoon. Sa ating pong patuloy, tayo po bilang po mga anak ng Diyos at bilang iglesia, meron pong iniwan ng Panginoon na mahalagang ordinansa na kung saan ito po yung ating pong pinapractice sa bawat local churches po natin, maging sa ating pong kanilang mga tahanan, maging sa mga small groups o mga Bible study. So, pinapractice po natin ito yung pong pag-aaral po sa kamatayan natin, Panginoong Jesus, o yung Holy Communion. So, basahin po natin siya sabi po sa Biblia, sa talata, sa aklat po ng unang korinto, kapitulo sa putang ng 16. Masahin po dito, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Sabi ng 1 Corinthians 10:17, kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, kahit na tayo'y marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Mga kapatid, ito po'y napakahalaga ng ating pong pagkilala at pagunawa na sa pamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus o kanyang isang katawan, isa pong banal na templo ng ating Panginoon, ay ito po'y nag-gulot po sa atin upang tayo po ay maging isa o magkaisa bilang isang katawan ni Kristo.
Nung hindi pa po nababayubay ang ating Panginoong Jesus at kung tayo po hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa doon po sa krus ng Kalbaryo, tayo pong lahat, ang bawat isa po sa atin, tayo po yung matakwatak, tayo po yung hiwa-hiwalay, maging ang ating pong ideolohiya ay iba-iba, maging ang ating prinsipyo sa buhay ay iba-iba. Subalit, nung tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Jesus ay ating tinanggap sa ating mga puso't buhay bilang Panginoon at paligtas at halik ng ating mga buhay, nagkaroon na po tayo ng isang prinsipyo. And that principle is to love God and to love people. So tayo po'y naging, tayo po'y pinag-isa ng Panginoon. Tayo po'y naging iisa bilang katawan ni Jesus. Hallelujah, sapagkat sa dakilang bagay na ginawa ng Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. And the good thing about this, sa ating pong pag-alala po sa kamatayan ni Jesus, pamagitan po ng ating pong pag-take ng mga simbolo ng dugo at katawan ng ating Panginoon Jesus. Alam niyo po, ang dulot po nito, kapag po di ating inaalala, tayo po ay minsan pang nakakaranas ng tunay na kagalingan ng ating pong lupang katawan, kagalingan ng ating espiritual na buhay, maging kagalingan ng ating intellectual, ng ating kasi lahat ng aspeto po ng buhay natin, and even kagalingan po ng ating pong financial status sa buhay po natin. Mga kapatid, napakalaga po ng ating pong pag-alala sa kamatayan po ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat sinasalamin po nito yung total restoration. Amen? Yung mga bagay na nawala sa atin, mga bagay na ninakaw sa atin ng kaaway, ay ito po'y pag-alala po ng muling na ito po'y ibinalik na po ng ating Panginoon sa atin. At tayo po yung beneficiary ng lahat ng ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya everyday po nagagawin po natin ito, yung Holy Communion, po, ito po'y mahabang, hindi po ito ang ating topic po. Subalit, ito po yung sinasalamin sa pagkat yung ating pong topic ay may kanalaman po patungkol po sa kamatayan po ng ating Panginoon Jesus. So mga kapatid, ang dalayan po sa gabing ito ay patuloy po nating maranasan ang masigalan po para ng Panginoon, ang masigalan niyang habag at biyaya, maging ng kanyang mga katawan. Tayo po dumaan po sa ating big idea. Okay? Sa ating pong mga kinauukuan, natin po sabay-sabay po nabasahin ang ating big idea. Ito po ay buod na po ng lahat ng ating po napakinggan at pinag-aralan. Okay, sabi ng big idea, sabay-sabay natin basahin, okay? Ang pait ng saro ay nagdulot sa atin ng tamis na mabuhay. Sa pang-isang pumuli, basahin natin ng malakas. Ang pait ng saro ay nagdulot sa atin ng tamis na mabuhay. Mga kapatid, alam niyo po, ang buhay po natin, nung hindi pa po natin tinatanggap at kinikilala ang Panginoon Jesus. At maaaring ipagkakataon na tinanggap natin na ang Panginoon sa buhay po natin. Subalit, dumaranas pa rin tayo ng kapakitan sa buhay. But one thing na gusto ipabot sa atin ng Panginoon, na pagtagumpayan ng Diyos ang mga hirap, ang sanlibutan ito. At ibig sabihin tayo po na kanyang mga anak ay magtatagumpay sa laban ng mundo. Kapatid, maaaring sa tingin mo, sarili mo parang wala nang talaga yung buhay mo. Maaaring punong-puno ka ng takot, pangamba dahil sa sitwasyon na ating po kinakaharap sa kasalukuyan. Kapatid, bakit hindi po natin buksan ang ating puso at muli po tayong lumapit sa Diyos, muli po tayong magtalaga ng ating buhay sa Panginoon, atin pong ipagkatiwala sa Kanya, idulog po natin sa Kanya yung ating mga suliranin, yung ating mga alalahanin, yung ating mga pagkabalisa. At ang pangako ng Panginoon Jesus, sabi niya, tayo po ay Kanyang bibigyan ng kapahingahan kapag po tayo ay dumulog sa Kanya, nagpakumbaba sa Kanya. Kapatid, hindi ko po alam kung anong personal mong kalagayan sa iyong buhay, maging sa iyong pamilya, maging sa iyong kalusugan, maging sa kalagayan ng iyong kabuhayan. Subalit ang Panginoon ang nakakabatid ang lahat ng ito at ang Diyos ang nangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pabayaan. Sa gabing ito, hayaan po natin sa akin pagkatapos tayo po sa masamang dumulog sa Diyos at umasa po tayo sa kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Samahan niyo po ako manalangin. Sige po, tayo pong lahat ay dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa gabing ito dahil amin pong nabatid, amin pong isa pong napag-aralan, yung inyong pong dakilang na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ito po yung nagdulo sa amin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, kagalingan sa aming
lahat ng uri ng sakit at karamdaman at maging Lord God, paglaya sa gawa, sumpahan ng kaaway, kasalanan at kahirapan. Ama, sa gabing ito, patuloy po namin isinusuko sa iyo ang aming mga buhay. Pinagkatiwala po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming kabuhayan, ang aming mga pangarap, ang aming mga layunin. Hayaan niyo po na idupuy, may dulog namin sa inyo na walang pag-alinglaro, walang takot. Sapagkat kami nakatitiyak na sa iyo po ay tunay nga po meron kaming ganap na pag-asa. Meron po kaming tunay nga na magandang kinabukasan. Meron po kaming tunay na buhay na pag-asa. Kaya po sa gabing ito, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat ama, ina, na tahanan, maging ang bawat individual na nakakapanood, nakakapakinig ng mensaheng ito. Katagpuin niyo po ang mga kapatid yung ito at patuloy niyo pong iparara sa amin ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pag-asa sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Inakit po namin na tunay nga kami ay pinagpala mo na. Inakit po namin na kami pinagura mo na. Inakit po namin na kami pinagaling mo na sa lahat ng sakit at karamdaman. At inakit po namin na kami ay pinatawad mo na sa lahat ng aming mga kasalanan. At inakit po namin, Panginoon, na kami po ay kami po'y mamumuhay ng matugumpay at magtatagumpay sapagkat kasama ka namin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Maraming maraming salamat. Nais po namin ibalik sa inyo ang pinakamataas na mapuli pagsamot para salamat sa tanging pangalan lamang ng ayon Panginoon Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Magandang maganda ngayon po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong pong pagtutok, pagsubaybay, at napakikinig na salita ng Diyos, at tayo po'y nakakaasa sa Panginoon na lahat ng ating pong ginagawa na pakikinig sa salita ng Panginoon, ito po'y nagdudulot sa atin ng buhay at pag-asa. Magandang gabi sa inyo lahat. God bless you all. God bless Conqueror Family. God bless all Christian churches all over the Philippines and all over the world. At sa lahat ng mga nakakapanood ng mensaheng ito, ng programa ito. God bless us all.